kumain, guys. Good morning. Ulam namin ay egg and corned beef. Sarap? Ha? Kumain ng marami para may energy maglaro mamaya. Kakain na. Saan ka nagpupunta? Si Rara pala is layas. Makalat dito sa amin at naglilinis kami ni Kiel dun sa kwarto. Lahat ng mga nandun ng mga damit-damita namin nilabas para malinis yung sa loob. Si Kiel, ako yung naglinis sa taas, si Kiel sa baba. Siya nagwalis, nagpunas. Pinapunas ako yun sa kanya. Medyo basa pa nga. Medyo basa-basa pa siya. Ako naglinis dun sa taas. Ang dami ng mga ano, ang tawag dun? Yung... Tawag doon, lawa-lawa. Gagamba. Bahay ng gagamba. Tapos, mamaya tiklop tayo ng mga damit. Grabe, ang gugulo na ng mga damit-damit nila. Kaya nailabas ko to lahat. Pupunasan namin. Tsaka ilalabas yung mga damit. Ako na magtitiklop. Sige lang yung taga-punas. Ito pa. Tinanggalan ko na ng laman. Nandun na lahat. Mamaya papalinisan natin yung kay Kiel. Ba't kaya nagpaano to? Nagbe-blurred. Kain muna kami before work. Start na si Papa dito sa ating project. Ang tawag doon, plant box. Tapos nagpaho kay father ng buko. Kaso parang matigas na. Oh, sayang! Yung sabaw! Ay, nako! Golden water. Ah, yun lang pala yun. Yun, oh, sarap. Gagawa tayo ng buko shake. Tatatlo lang, kulang to. Ha? Hindi naman matigas sa ayun oh, tama lang. Alis dyan, itak. Sarap. Kulang, papakuha pa tayo. So, ang biligan, pabiligan yelo. Oo, natatapon. Siram. May gatas doon. Kulang pa ano? Subukan, gatas. Biligan yelo, Raya. Sarap ng buko natin. Magbe-blender kami. Wala nga palang kuryente ngayon. Maghapon, kainis. Kaya hinalo ko na lang ulit yung buko dito sa sabaw. Nilagyan ko na lang ng gatas at yelo. Ayan na siya. Kasi nakalimutan ko wala nga palang kuryente. Ano ba yan? Kala ko makakapagbuko shake kami. Bukas na lang ulit. Papakuha ulit tayo ng buko. Kainin nyo na yung mga buko at ano. Hindi tayo makakapag-shake ngayon. Ang init pa naman. Walang kuryente maghapon. Nakakainis. Sarap maligo. Kainis. Sino nga pala yung nanonood sa akin na taga-Pasakaw? Dito sa amin. Sa may... yung kung saan yung mga dagat. Dito sa Pasakaw. Sa may unahan lang namin. So, kung saan naliligo kami. Yung mga dagat yan. Pwede na bang maligo? Yung mga taga-outsider. Outsider. Gusto namin pumunta dyan. Bukas, Linggo. Kung pwede na. Comment kayo guys kung nasa Pasakaw kayo ha. Na pwede na. Wala na mga checkpoint. Para makapag-prepare, makapunta kami dyan, makaligo. Nakakamis ang dagat pag ganito. Sobrang init. Parang summer ulit ah. Nananaba na maigi si Inday. Natapos-tapos din tayo. Tapos-tapos na siya. Ang kulang na lang ay, tara! Kailangan ko na yung harapin. Harapin na natin yan dahil wala nang ibang haharap niyan. Tiklo, pinanasan, damakmak. May ano, kalat dito oh. Harapin na natin yung kalat na yan. Yung ibang hindi na ginagamit, talagay ko na sa karton. Kaya nilabas ko lahat yung mga nasa durbox. Ito siya lahat. Ang kalat, grabe. Wala pa namang electric pan, walang kuryente. Patay tayo dyan, ang init. Ang hirap nilang patulogin. Ang hirap nilang patulogin, guys. Kaya pinaghiwa-hiwalay ko. Yan yung dalawa. Ito yung isa. Dito sa sala. Tapos, dito naman yung dalawa kong anak. Ang hirap nilang patulog. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Karen sa kanila. Kung bakit ang bilis nilang matulog. Pero pag ako, grabe. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Karen sa kanila. Kasi ang bilis nilang matulog. Sumusunod sila kay Karen. Sa akin, hindi. Kailangan ko kasi lang hiwa-hiwalayan. Kasi pag dikit-dikit, tawanan ng tawanan, nagkikilitian, inaiinis na ako. At wala din namang electric pa, nagpapaypay ako sa kanila. So, ang tagal ko bago sila mapatulog. Pinaghiwa-hiwalay ko na lang. Kaya ayun, nakatayo ako. Pinapaypayan ko bawat isa hanggang sa makatulog. Buti nakatulog na sila. 2:30 na ngayon ang hapon. Magpapahinga rin muna ako siguro. At medyo inaantok din ako. Ang init ngayon, grabe.
tulog muna tayo ng kaunti. Hindi naman ako nakatulog, guys. Si Papa kasi nangungulit, kaya hindi kami natulog. Nanood na lang kami ng video, ng pelikula. So, ngayon, merienda time. Alas 4 na yan. Tutulog pa rin yung mga bata. Ito yung merienda natin. Pineapple juice. Tapos, may wafer. Dalawa. Tig-dalawa kami. Tulog pa yung mga bata. Mamaya na sila mag-merienda pag-gising. Sarap to, kasi hindi masyadong matamis. Unsweetened. Ayan o. Baligtad yata. Ano, baligtad ang camera natin. Hehe, naligpit ko rin yung ating makalat kanina dyan. Maayos na siya. Ito, mga bedsheet yan. Tuwalya. Dito, malinis na. Kanina, sobrang dumi. Grabe, ang alikabok talaga. Medyo okay-okay na. Ito, mga panambak. Lagay natin yan doon sa isang kwarto pag natapos na yun. Mga bag ng mga bata, mga gamit namin. Ito, mga lumang damit ko. Na hindi nakasya, nilagay ko dyan sa karton. Ito naman sa mga bata na hindi nakasya, nasa ilalim. Ito din, mga hindi ginagamit pang alis na mga bata, nandito sa dilaw. And ito din, nalinis ko na yan lahat. Okay na yan. Dito ko muna nilagay yung foam namin dahil naglinis din ako dito sa kabila ng sahig. Nagwalis, nagalis ng mga sapot ng gagamba dyan sa taas. And nagpunas-punas ng sahig. Ayan, malinis na. Diba ang kalat kanina dito? Tapos na natin yan lahat. Napagod ako kanina. Grabe. Samahan nyo ako. Pupunta ako dun sa kabila na bahay. Kilakarin. Kasi papatubuin ko to doon kamatis. Yung binili kong kamatis, 65 pesos or 75 pesos. Nakalimutan ko. Patubuin natin siya doon sa kabila. Kasi ang mahal-mahal ng kamatis ngayon. Dapat magtanim-tanim. Meron ako pinatubo doon, kaunti lang. Tumubo na siya, ililipat natin katabi ng mga sili. Pero padadamihin ko pa, kaya magpapatubo pa ulit ako. Para naman marami tayong kamatis na harvest. Tapos magtatanim na ulit ako ng okra, kasi namumunga na to. So kailangan may kasunod na siya ng okra, para hindi tayo mawawala ng okra. So nagtatanong pala about dito sa window namin, kung magkano. Nasa, ano na rin siya? 5,000 pesos. May kasama na siyang grills, guys. So, nakatipid ako doon. Kasi kung magpapagawa ka ng bukod na grills, medyo mahal din. Nasa 2,000 yata. Yun yung nasa labas na ilalagay. Yung welding. Tapos, pero ito, nakakabit na siya doon mismo sa window. So, medyo nakatipid ako doon. And, okay naman siya so far sa review natin. Tuloy-tuloy natin yung review dito sa window. Okay siya. And, yun nga din ang ipapalagay ko sa kabilang kwarto. And, dito sa harapan na bintana. Ito rin ang gagamitin natin na bintana. Yung ano, anong tawag dito? Sliding window na may kasama ng grills. Tapos, yung screen niya, okay naman yung screen niya, guys. Medyo feeling ko lang mahuna. Mahuna medyo. Pero, ano naman, carry naman. Basta wag lang yung paglalaroan ng mga bata. Matibay naman siya. So, ayun yung ating window. 5,000. And sunod na i-review natin ay yung ating nasa loob ng CR na pinakabit ko noon na panghugas ng puwet. Natuwan-tuwa ako dahil may panghugas kami ng puwet. Pero so far, wala na siya. Mapakita ko sa inyo yung ano, yung tawag doon. Ano ang tawag doon sa ano, sa English? Bidet. Buti na lang may kuryente na. Salamat, may kuryente na. Pagbukas ko ng CR, may ilaw na. Maghapon kasing wala. So, ito yung ating bidet. Diba? Dito nakalagay siya. Diyan sa may butas-butas na yan. And yung paabang natin dito sa may gilid na ayan sa tubig. So, tinanggal ko na siya, guys. So, ito siya. Yung bidet na nilagay ko. Sobrang pangit pala nito. Kala ko pa naman maganda kasi mura. Tapos, medyo natuwa ako sa kanya kasi nga maganda siya nung una nagamitin. Kaso, nawala ako, diba, ng ilang buwan. Halos ilang buwan pa ako wala dito. Basta simula January hanggang June. Ganun katagal. So, pagbalik ko, wala na to. Tanggal na. Pinaglaruan ng mga bata. Siyempre, natuwa na may ganito. Siyempre, walang shower dito ang mga CR. So, bala ko rin naman nagpalagay ng shower, pero hindi pa ngayon. So, ito siya. Yung nasira, yung ito, yung ganito. May lumalabas na siya ng tubig dito sa katawan. Hindi lang dito, ha. Di ba dapat dito may lumalabas sa ganito or dito sa may ganito? Hindi. Yung buong ganito niya may lumalabas na tubig. So, wala na talaga siyang pag-asa na maayos siguro. Hindi ko alam kung bakit naging ganun. Baka pinaglaruan talaga to ng mga bata dito. Kasi nga, wala ako, syempre.
walang tao nagbabantay, walang, alam mo yun, yung mga bata, photo gamit siguro sa bidet na to. So, wala na siya. Pero pwede pa naman magpalagay. Pero, pipili na tayo ng maganda-ganda na ganito, na matibay. Siguro plastic na lang. Ano kaya sa palagay niyo yung magandang ganito? Comment na lang kayo, guys, sa baba. Kung ano yung maganda na bidet. Bidet. Bahala na kayo. Papatay nga ilaw, ano, CR. Tapos, yung sunod natin na review, yung pinto ng CR. Ito, nasa 2.5. Tama ba pagkakaalala ko 2.5? I-review na lang natin sa... May video ako nito. Kung hindi nyo pa napapanood, lalagay ko na lang yung link ng ating update sa Dream House na mga videos. 2.5 yata. Kalimutan ko na talaga. So, wag nyo akong galawin. Diba sabi ko, pag nagbibideo si mama, wag gagalawin. So, ito, 2.5. Okay siya so far. And mahirap lang pala siyang linisin. Hindi ko alam kung bakit. Nilalagyan ko ng Clorox. And sobrang hirap niya linisin doon sa may baba. Hindi ko matanggal. Napabayaan na rin kasi, di ba, ang tagal ko nga wala. So, walang naglilinis. So, tumigas. Ang hirap niyang alisin. And ano pa ba? Okay lang siya. Hindi siya kinakalawang kasi nga aluminum. And ito, may mga lagayan dyan sa mga, dito sa mga kanto-kanto na yan. May lagay na sealant. Yung magandang sealant daw yung nilagay pati dito sa may ganito para hindi pasukin ng tubig. Yun kasi yung magkukos ng kalawang sa loob niya. Kaya nilagay nila ng sealant. Pero ang review ko lang dyan, ang hirap tanggalin ng dumi. Doon sa may baba na yun. Sobrang hirap tanggalin ng dumi niya. Nakakainis. Ang hirap. Kaya, ano, kahit sinalinis ko sila, inuulit ko ulit. Hindi ko talaga matanggal. Kaya, pangit siyang tingnan. Pero so far, okay siya matibay. Good job. Gabi na naman. Ang ulam na naisip ko ay talbos gamot eh. Galing doon sa taniman natin. Eh, nakabili ako ng tulingan. Gagataan natin yan. Na may talbos. So, maghahanap muna ako ng nyug. Dahil may ginagawa pa si Papa. Pero siya magluluto niya. May sinain na tayo. Ang daming sobra kaninang kanin. Baka kasha na to sa amin. Sobrang daming ito pa oh. May lansones silang kinakain. Kaso ano, ayoko kasi maasim. Maasim siya. Kaya yung balat, tuyuin nyo. Lagay dito. Pabayaan lang nito dyan. Tapos lag mo duman. Iyo. Para maalang. Tapos susunugin natin. Parang katoldew yan. Pangalis ng lamok. Sabi ni Papa. Ha? Lagay mo lang dyan sa plastic. Tapos lagay mo lang duman sa may orchid. Ay, sa may cactus. Iyo. Bukas na tayo mag-french fries. Nakalimutan ko mag-french fries. Binili ko na kayo ng merienda. Ah, donut oh. Hindi nyo naman kinain. Ayaw nyo na ng donut. Hindi na ako bibili ulit. Kung ayaw nyo. French fries bukas. Ang dami na pala ditong naipon na nyug ni Papa. Ayan oh. Tara! Ang taas na. Tapos meron pa dun sa kabila. Ayun. Doon kami kukuha. Ang dami na. Nakakatuwa naman. Binibenta niya yun sa kainan yung iba. Nagkakapera siya dyan. Di ba marami naman ditong nyog. Hindi na ito pinapakuprahan. Kasi binibenta niya na lang dun sa kainan. Gawa ng naggagata dun, di ba? Ng mga gulay-gulay. So, ayun yun. Extra income din ni Papa. Pero kukuha lang tayo ngayon. Gagataan natin yung tulingan. Kaso hindi ako marunong magbalat. Dalawa pati oh. Isa lang siguro. Ako na magluluto guys. Kasi may gawa pa si Papa. So, ito na yon. Pag nawala daw yung sabaw, gagataan ko na. Hindi kasi nagluluto ng ganito si Papa lagi kasi masarap siya magluto. So, medyo nawawala na yung sabaw niya. Lalagay natin itong gata. And then, lalagay natin itong talpon. And then, patay na. Yung sinaing natin. Alam niyo yung sinaing? Pag kumulo na, patay niyo yung apoy para tipid-tipid kayo. Pagkakulo, patayin nyo. Pag nawala na yung sabaw, saka nyo, 5 minutes, mga 5 minutes, bubuksan nyo, mahina na. O, diba, tipid-tipid sa gasol. Hindi naman siya nakaka-apekto. Okay lang naman. And hindi pa matututong yung ilalim niya. Yun, tip ko yun sa inyo, ha. Magluto na tayo at nang makakain na, ha. Anong nangyayari? Ba't nagkulay violet ang sabaw? Siguro yung talbos natin, ano? Violet siya, hindi lang masyadong kita sa ating camera. Ngayon, tinakpan ko siya ng kaunti. Nagtansikan dito yung mga gata, oh. Kainis. Dilinisin na naman natin yan. And kanina, nag-harvest ako ng okra. Nilagay ko lang siya dito sa kanin, sa ibabaw. Ngayon, natin yung kakain. Ready to eat na to. Pwede na yan. Patayin ko na. Tapos itong sinaing, hindi pa masyado. Kakain na kami maya-maya. Antayin ko lang sila, guys. Nanonood pa yung mga bata sa kabila. And si Papa may ginagawa pa. Nagkatay kasi sila ng manok. Bumili yung bayaw ko.
na ginagawa niyang tinola dun sa kaina, native. Ay, hindi yata yung native. Basta binili niya kanina dumating, mga 10. So, kinatay nung dalawa, nung kapatid ko, si Inchik, at saka nang ni Alden, ni asawa ko. So, silang dalawa. 10 yun, guys, kaya ginabi na sila, hindi pa rin nakaka-uwi. And, ayun na yung vlog natin. That's it. Thank you so much for watching. Don't forget to like kung nag-enjoy kayo sa vlog natin. And subscribe kung hindi pa. Don't forget to hit yung notification bell para mananotify kayo sa susunod natin ng mga vlog. Kasi minsan, sasabihin nyo, walang dumating na mga video. Nagme-message kayo sa akin, wala akong vlog. Pero meron naman. So, sana pindutin nyo yung bell notification niya. Yung all, nakalagay doon all. So, pakipindot na lang para kayo ay manonotify, no? So, salamat ulit sa panonood nyo. Maya-maya pa kami kakain. And, ayun na yung ating vlog. Sana nag-enjoy kayo ulit, ha? Ulit-ulit na naman ako. So, see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.